Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Lunes sa 4th Linggo sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. At kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga karamdaman at kahilingan, lalo tigit ang mga kukuha ng mga bar exam ngayong mga susunod na araw. At gayon din naman ang kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Hudeya na tinanggap din ng mga hentil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya'y pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga hentil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinensay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nasa lungsod ako ng Hope at nananalangin na magkaroon ako ng pangitain
Mula sa langit ay inihugos sa kinaroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa apat na panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, pati mailap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka't kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." Tatlong ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring yun, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang tatlong lalaking sinugo sa akin buhat sa sesarya. Sinabi sa akin ang Espiritu na huwag akong at mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang anim na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin ang nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Hope at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisimula pa lamang akong magsalita ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo gaya ng pagbaba nito sa ating noong una. At naalaala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo ng Espiritu Santo kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob na tulad na ibinigay niya sa atin. Nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos?" Nang marinig nila ito, tumigil na sila sa pagpuna at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga hentil may binigyan din ng pagkakataong magsisit magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay." Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung panong yambatis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay walang iba, kail kaya maaaring sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoong ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa akin iyong dulot. Sa salim ng aking alpat, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, sa aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat.
Señor, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito, ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupa'y magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Lalutigit ang mga kasama natin na sa pamamagitan ng ating iba't ibang social media platforms ang mga kababayan natin galing sa iba't ibang bansa. Kanino pong tinig ang inyong pinakikinggan? Alam po ninyong sa ating buhay, pagising mo pa lamang, napakarami ng tinig. Minsan nga, pagmukas ng iyong mata, digay tinig ng iyong nagbubungangang ina ang iyong maririnig. Diga? Tanghali na, bango na kayo. Makatulog pa diyan. Diga? O kaya naman, kapag kayo ay nasa labas, maraming tinig, maiingay. Kapag nasa mall, marami kayong naririnig. Pero huwag niyo pong iisipin ang tinig ay yung mga naririnig lamang. Sapagkat kahit ngayon na kayo nakatingin sa akin, alam kong meron sa inyong hindi nakikinig, nakatingin lang. Ang iniisip niyo ay, Father, bilis-bilisi at mainit. Kaninong tinig ang inyong pinakikinggan? Sapagkat sabi ni Jesus, pinakikinggan ng mga tupa ang tinig ng mabuting pastol. Kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Alam po ba ninyo na simula kahapon hanggang sa mga susunod pang mga araw, pagninilayan natin ngayong panahon ng pagkabuhay si Jesus bilang pastol, bilang pintuan, ito ang mga maririnig ninyo. At sinasabing ang mga tupa, kilala nila ang tinig ng kanilang pastol. Ang mga tupa po, bulag, mahihina ang mata, malalabo, kaya kailangan nila ng pastol. Pero kahit malabo ang kanilang mata, napakaliwanag at napakalakas ng kanilang pandinig. Alam nila kung ang tumatawag ay kanilang pastol o hindi nila pastol. Kaya mahalagang pinag-uusapan ngayon, tayo bilang mga pastol,
ng iisang mabuting, tayo bilang mga tupa, ng iisang mabuting pastol. Kaninong tinig ang inyong pinakikinggan? Napakadali pong sabihing, Father, tinig po ni Jesus ang aming pinakikinggan. Totoo yan? Sige nga, taas nga ang kamay ng nakikinig sa tinig ni Jesus. Oh, may ilan. Yung iba, tulog kahit mulat. Taas ang kamay ng nakikinig sa tinig ni Jesus. Oh, lahat eh. Eh kung tinig ni Jesus ang ating sinusunod, eh bakit may pagkakataong napakataray mo? Bakit may pagkakataong ikay gagagalit? Bakit kapag ka ang iyong apo ay nangungulit ay iyong minumura? Bakit ang iyong kapitbahay kapag madamot ay iyong pinagagalitan? Bakit ang iyong mga anak kapag umaga na umuwi ay hindi mo kinakausap? Tapos sabihin ninyong tinig ni Jesus ang sinusunod natin. Tiga ho, sala. Kapag ka nagdadamot ka, kapag ka masama ang ugali mo, eh kanino gan tinig ang sinusunod mo? Eh di tinig nung kalaban ni Jesus? Kapag ka lagi nang ikay nakasimangot, tingnan niyo inyong katabi. Pag ay nakasimangot, yan ay masama ang ugali. Huwag kayong sumimangot. Pangit na nga, nakasimangot pa. Huwag sumimangot. Kapag ka sala sa mabubuting gawa ang ating inaasal, ay di hindi tinig ni Jesus ang sinusunod. Tinig ng kalaban ni Jesus. At yun ang sinasabi ni Jesus, pag-iingatan ninyo, sapagkat ang nakikinig ng hindi kanyang tinig ay mapapahamak. Sabi ni Jesus sa bandang huli, kapag nakikinig kayo sa aking tinig, kayo'y bibigyan ko ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang gantimpala ng mga magiging matatag hanggang huli na makinig at sumunod sa tinig ni Jesus. At ang tinig ni Jesus, hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Kaya kung minsan nalilito kayo, Father, tinig ako ni Jesus ang aking sinusunod, abay tingnan ninyo kung anong mangyayari. Kapag kayan ay nagdudulot sa inyong mapahamak, nagdudulot sa inyong magkasala, nagdudulot sa inyong maging masamang ugali, hindi yan tinig ni Jesus. Huwag mong pautangin iyan dahil marami pa yung utang sa iyo. Sa palagay mo'y tinig yun ni Jesus? May Father, ay ano ho eh, may 200 pa hong utang sa kanya noong isang linggo. Ay nag-chat na naman ngayon. Ayoko nga hong buksan ang message at alam ko ang... Alam nyo gayon, yung pagka may nag-chat sa inyo, Mare, kumusta ka na? Naku, patay. Huwag nyong bubuksan. Ang sunod dyan ay, may kaunti ka ga, pautang muna. Pero kapag ka lahat ay para sa kabaitan, pagtulong kahit nahihirapan, pagbibigay kahit nagsasakripisyo, yan ang tinig ni Jesus. Sapagkat ang tinig ni Jesus, dadalhin ka sa kabutihan. Dadalhin ka sa kaligtasan. Hindi ka dadalhin sa kapahamakan. Kaya kung kayo nag-iisip minsan, susundin ko gaaring tinig na are, tinig ng aking maligalig na biyanan. Ba'y inyong pakinggan kung anong sinasabi. Kung ang paalaala sa inyo ay huwag mong gawin iyan dahil baka mapahama ka, baka tinig iyan ni Jesus. Sapagkat sa napakaraming tinig na ating narinig sa paligid, minsan, ang hirap suriin kung alin ang tinig ni Jesus. Pero magiging madali iyan kapag ka dinadala ka lagi sa kabutihan. Kapag dinadala ka sa kabaitan, pagka ikay dinadala niyan sa chismisan, hindi iyan tinig ni Jesus. Alam niyo, maraming tinig na naririnig, Mars, may bago ako. Parinig ka? Naku, patay. Marites na naman yan. Ay siguradong pag sinimulan niyo yan, mauuwi yan sa paninira sa iba. At hindi iyan tinig ni Jesus. Hindi iyan tinig ng mabuting pastol. Ang tinig ng mabuting pastol,
iisa ang pagdadalhan sa iyo, kabanalan. At kapag banal, ibig sabihin, marunong kang umunawa, marunong kang magpatawad, marunong kang magmahal, marunong kang magbigay. Sa banal na misang ito, mga minamahal, kay Jesus, ang mabuting pastol na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso na nakikinig sa iyong tinig, yung tinig na magdadala sa akin at magdudulot sa akin ng buhay na walang hanggan, yung tinig na lagi kong maririnig upang ako ay hindi madala sa kapahamakan, bagkus madala sa kabutihan at kabanalan. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak, na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang humumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kung hindi po kayang lubuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang maginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Manalangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salamat. Kami ngayon ang aming kaharian sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa sa lahat ng masama.
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa
Ang isa sa gawa pong second collection ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Tanggapin mo at gawin, pinapailan mo at pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipa, minunin na bibigay sa amin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mungheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, makikita niyo po sa paligid ng simbahan ang QR code na ito. Pakiscan po at pakilagay ng ilang hinihinging detalye. Ito po'y tulong sa documentation program upang maisaayos ang mga datos ng mga pilgrims at devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyo na sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012, iingatan namin ang inyong mga private informations. Ang inyong pakikiisa ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Bukas po, 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio.
May mga healing masses tayo at healing liturgy na may paggagawad ng langis. Una, sa alas 9 ng umaga, pangungunahan ng bisitang pari, Father Dave Concepcion. At sa alas 5 ng hapon, pangungunahan naman ng isa pang bisitang pari mula sa community ng Don Bosco. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Sa ganitong diwa, ngayon pong araw ay sarado ang ating main church sapagkat nililinis at inihahanda para sa ating buwan ng healing liturgy at healing mass bukas. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 12 ng tanghali. Inaasahan naming inyong pananatilihi ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin at para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, palaging makinig sa tinig ng mabuting pastol. Salamat sa Diyos. Alleluia, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Sa mga tingari at manunubo.